sa palakpak. Aleluya. Kaya sa pagkakataon na kayong lahat ay nakakaranas ng mga pagsubok sa inyong mga buhay. Ang lahat ng yan ay inyong tanggapin ng may kalapit na pag-ibig at pasasalamat dahil sa pamamagitan. Diyan kayo tinitingnan ng inyong Diyos pinaglilingkuran. Kung kayo nga ay tapat na alagad na patuloy sumusunod sa kanyang kalooban na walang iniisip kundi ang kaligtasan, pagbabago ng mga kapwa ninyo sa sanglibutan ito na sila man ay maranasan ang mga pagpapala at grasya na nagmumula sa inyong Ama, makapangyarihan sa lahat. Malakas na malakas. Kaya naman, hindi lang naman tayo ang nakararanas ng mga ganun sa akin. Napakarami rin tao. Napakarami tayong kapatid na may mga karamdaman taglay. Na kung saan ang nais ng Diyos, yung kagalingan na nagmumula sa Kanya, saan man niya padadaluhin ang kagalingan, ilapit natin sila sa ating Panginoon. Kaya nga po sa atin, kaya kami nga masyado ng ang dami ng nagpapaterapi. Kasi bakit? Nakita nila ang kagalingan. Nakita nila ang kumalang ginawa ni Amang Yahweh sa bawat isa. Amen! Ilang tayo ang makaranas mo. Makaranas din ang bawat isa. At tayo naman bilang isang mga lingkod, hindi naman tayo maglilingkod exclusively sa set lang. Sabi nga ni brother, kailangan natin maglingkod kahit hindi natin kasama sa ating gawa. Diba? Kaya nga tayo, marami tayong pasyente, meron tayong pasyente saksi. Hindi naman tayo porke pasyente natin sila, i-convert natin sila eh, di ba? Walang ganun. Ang nais lang natin, iparanas yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, ito rin ay ibabahagi niya sa mga tao o sa kanyang mga hinirang na patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. Amen! Lakas na palangkas sa ating Diyos, ilapit natin sila para sila rin ay makatanggap ng kagalingan na nagmumula sa Diyos. Kung ito ay kailangan nila ipalukot, pag-doktor nila. Wala namang, yun naman talaga ang kailangan nilang gawin. And then, kung kailangan nilang dalhin dito, andyan naman si brother. Tutulungan sila. Amen ba? Palakpakan natin ang anak. Dahil ang Diyos, siya ang nagtatakda ng lahat sa inyong mga buhay. Kung ano ang kanyang ibig ipaganap bilang isang tao na kanyang nilikha, naway magkaroon ng kamalayan, bagong kaalaman at kamalayan sa panahon nito. Dahil kayong lahat ay naranasan namin na kayo ay nasa bagong daigdig, sa bagong Jerusalem na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Kaya't sila man ay naranapat na pangkaisa ninyo magbibilang din sa mga pinaghahalian ng Ama. Lakas na palakpas. Ang Diyos ay nagtatakda. Katulad ng mabuting balita. Iyon ang panahon na kung saan ipagkakas
makikita ng ating Panginoon ang malang gagawin niya. At iyon ay nakatakda. Ang pagkakasakit ni Sister Trining, iyon ay nakatakda para sa kanya. Amen? Bakit? Para makatunayan na merong himala ang Diyos. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Ang Diyos ang nagtatakda ng lahat. Bakit minsan itinatakda niya na tayo'y masaktan? Kung doon sa sakit na nararanasan natin, tayo'y magiging matibay. Why not? Amen? Diba? Minsan, tinatakda niya yan. Katulad ng pagbibigay niya ng bagong Jerusalem, ang Diyos pa rin ang nagtatakda kung kanino at saan niya ibibigay ang bagong Jerusalem. Pero, ibibigay niya yan doon sa mayroong bagong buhay sa Espiritu. Amen? At ang paghahari na yon, kapag naroon na ang bagong Jerusalem, ang Diyos na ang paghahari sa bawat isa. Amen? Amen. Pinaghaharihan niya ba kayo? Amen. Amen! Sapagkat ang paghahari ng ating Diyos, ng ating Amang Yahweh ay mayroong kasaganaan, kagalingan, pag-ibig, kapayapaan. Yun po ang paghahari ng Diyos. Kaya nga kita nyo, ang gaganda nyo, ang lalakas nyo. Diba? Huwag nyo sabihin, hindi pa kayo pinaghaharian yan. O, diba? Palakpasan natin ang ating Panginoon. Kaya nga ang Diyos, ang lahat ng nagtatakda, siya, dito niya itinakda, pagbibigay, bagong Jerusalem, at tayo na nakaupo dito, itinakda niya sa ating mga buhay, na tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Ganun kabuti at kadakilaan ang inyong Amang nasa langit. Siya ang Diyos noon magpangkalayon na hindi nagbabago. Dahil noon pa man, nariyan ang kanyang mga himala at pagpapala. Kapatawaran na iginagawa sa bawat tao kanyang pinagkakas. Higit doon sa mga tao na patuloy sumusunod sa kanyang kalooban. Naglilingkod at tapat ng may pag-ibig at kababaang loob. Naglilingkod na walang inaantay na kamali. Naglilingkod kahit kanino. At yan ang isang pagpapala na nararapat makarangalan ang kanyang banal na pangalan. Noon pa itinakda na ng Diyos ang lahat ng ito. Amen. Diba? Itinakda na ito eh. Kaya nga, noon pa, nilikha niya na si Eva't Adan. Nakatakda na ang lahat ng ito. Kaya, siguro nga, kung doon sa kay Eva't Adan, kung hindi na nila, o kung hindi sila nagkamali at nagkasala, siguro ang lahat ay kasalo. Ang lahat ay walang gagawin kung hindi ang sumunod sa ating Panginoon at walang pasaway. Kaya lang, nagkaroon ng pasaway. Kaya tayong lahat, simula nung tayo ay magkaroon ng luwang sa mundong ito, lahat tayo ay naging nakasalanan. Kasi nga, ang ating unang mga magulang ay nagkasala at namana natin ang kasalanan yun. Pero, ang Diyos ay laging may nakahanda para sa ating lahat. Katulad nga na nangyari dito, nakahanda ang Diyos na kung saan dahil iyon ang kailangan ng babaeng biyuda. Ang kailangan niya ay ang mati sa isa niyang anak na aagapay at tutulong sa kanya. Kailangan niyang gawin na buhayin ang kanyang anak. May imposible ba sa Diyos? Wala. Walang imposible sa Diyos sapagkat kayang gawin ng Diyos ang lahat ng nais niya. Sapagkat mula noon hanggang sa ngayon, hindi nagbabago ang Diyos. Amen ba? Buti pa ako nagbago na. Diba? Ako nagbabago eh. Dati yung meeting ko, hindi pa sila to. Ay, sira na isa. Diba? Ang hirap kayo magsalita. Si Ate Tess dati, pag nakita nyo to, lagi may hawak tong hila-hila.
Pero ngayon, tignan nyo si Ate Tess. Ang dadala niya ng bag Bible. Dati listahan. Amen ba? Amen. Kasi Ate Venus, grabe pagbabago talaga nito. Pinupulbusan to dati. Pinupulbusan talaga yung promise. Di ba biyang sinusundo pa, no? Pero, nagbago din. Amen. Kaya nga ang Diyos ay hindi nagbabago.